guys, so today I have a rush 15,000 fresh flower money bouquet. Hindi siya today actually. Last April 8 siya nag-chat, tapos April 9 na siya kailangan. So ayun na nga, April 8 ng gabi ay nagpunta ako sa Balagtas, kung saan doon ay may mga bilihan ng bulaklak para mag-canvas at humanap na rin ng red roses. So ang napagdesisyonan namin ni client ay maglagay na lang ng isang sunflower kasi daw ay golden birthday, at naglagay ako ng 15 red roses kasi 15,000 yung money na pinalagay. So ayan na nga yung mga nabili kong flowers, red roses, kasi wala nang ibang kulay eh, in-order pa daw yun. So ayan na nga yung napagdesisyonan namin. Tapos kinat ko lang yung mga dahon, tapos kinat ko yung stem niya ng hindi ng mas maigsi kasi ilalagay ko siya sa stick. So in-stapler ko, tapos ganyan yung pag-arrange ko ng money. Actually nilagyan ko nga pala ng plastic yung money, so hindi mababasa si money kasi may plastic siya. Pero ayan nga, binilot-bilot ko siya kasama yung flowers. Tapos, yan, may pinaglalagyan ako dyan para nakatayo lang siya eh, hanggang sa matapos. And then, ayan na siya, yun yung pinaglagyan ko para nakatayo lang siya, para hindi maluto. So, ayan na nga yung sunflower na nilagay ko. Tapos, ayan, tusok-tusok lang doon sa flower foam. So, bumili rin pala ako ng flower foam kasi mas madaling mag-arrange ng flowers or ng stick sa flower foam kesa sa styro. Kaya bumili din ako ng flower foam. Dati ang gamit ko lang ay styro, kaya lang mahihirapan akong mag-arrange nga doon sa ano, sa flower na pinupuso ko, di kaya yung mga money na pinupuso ko. Tapos yan ang pangdagdag sa design ng ating flower or money bouquet, yung baby's breath kasi ang tawag ng iba dito eh. Kaya ayan, hanggang sa marami yan. Marami yung nilagay ko sa paligid na yan para mas bongga, diba? Para buhay na buhay din naman yung flower. Tapos ayan na, ina-arrange ko na dito yung flower paper. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta pangbalot, pang bouquet paper. So ayan, meron na kasi akong stock na ganyan eh, hindi na ako bumili. So ayan, kung paano ko ina-assemble, panoorin nyo na lang. May iba pang way ng pag-assemble niyan, kaya lang iyan yung mas nadali-dali at saka mas bouquet na bouquet ang dating niya. So ayan, ganyan lang. Tapos gray din yung isang kulay kasi diba most of the time gray and pink is magkakulay. Magkakombine. So, sabi ni client, kasi nga, yan nga lang yung available ko. Sabi niya, okay na, sabi niya yung pink and gray. So, ayan. Ayan lang. Cover-cover lang. So, makikita niyo dito sa dulo yung final output niya. Thank you for watching, guys!